So hello, hello, good morning mga kabisnes. So ito mga kabisnes, so i-share ko lang sa inyo mga kabisnes kung paano natin i-restock ang ating tira na dress chicken. So bale, meron akong tira na dress chicken kahapon kasi hindi siya naubos kasi walang klase. Medyo matumal talaga ang ating bintahan sa fried chicken ngayon mga kabisnes. So ngayon is Sabado at saka bukas Linggo, hindi tayo mag-re-display ng fried chicken. So bale, Sabado at saka Linggo ang ating rest day mga kabisnes. At sa araw ng Linggo, araw ng Panginoon natin yan. So hindi tayo mag-re-display. At ang araw na yan is atin talaga yung ilalaan sa Panginoon natin para bibigyan mo tayo ng maraming blessing. So ito mga kabisnes, tinatapon ko yung yung tubig na yung mga tunaw na yelo. So tinatapon natin yung tubig kasi yun din ang dahilan kung bakit masisira ang ating manok at saka mabaho kasi yan ang pinakamabaho kasi dugo yan eh, may dugo yan eh, sa halong dugo yan. So yun mga business. So bale, maglagay ako ng silupin sa ating isang foam kasi ating ililipat yung ating tirang manok sa kabilang foam. So bale, naglagay tayo ng silupin at saka mamaya maglagay tayo ng kunting yelo dyan sa ilalim bago natin ilagay yung ating manok para malamig yung ilalim at saka yung taas. So yun mga kabisnes, at dito talaga tips ko lang sa inyo mga kabisnes, hindi talaga ako naglalagay ng dress chicken, yung ating manok na pang fried chicken, hindi talaga ako naglalagay sa freezer mga kabisnes kasi hindi kasi maganda ang kalalabasan pag niluluto yung natin yung ating manok pag galing siya na frozen. Magbabago kasi yung niya, texture at saka yung dugo, yun mga kabisnes. Kung napapansin yung mga kabisnes, yung ibang nagluluto ng fried chicken, mayroong mga dugo sa kanilang, sa leg part at saka dun sa mga, sa pako, sa wings, dun sa mga join ng wings, saka legs, at saka dito sa mga backbones, may mga dugo talaga yan. Basta, diyan sa mga may mga buto na part, mayroong mga dugo na lumalabas or dumidikit na mga namumuong dugo pag kinain mo yung manok, pag sa ilalim may mga dugo, may mga namumuong dugo sa ilalim. So yun po ang mga business, yun po ang dahilan kung bakit may dugo kasi napupusin po yung natin yung ating manok. So hindi lumalabas yung dugo. Kaya ayan. So dapat ang natin sa ating manok pag stock is yelo lang talaga, ice lang. Maraming ice para hindi siya masisira. So huwag kayong mag-alala. Kahit isang linggo yan ating manok hindi yan masisira basta naka-proper talaga siya yung proper talaga yung pag-stack mo sa ating manok, yung maraming ice, lubog na lubog sa ice yung ating manok. So hindi yan masisira kahit isang linggo mga kabisnes. So huwag kayong mag-alala. Kaya ayan, ice lang talaga ang natin, yellow lang talaga ang natin ating pag-stack sa ating manok. Huwag kayong maglagay sa freezer kung pang fried chicken yung ating manok na ini-stack. Pero pag pinibinta mo, okay lang, pero mayroon din kasi mga customer na ayaw nila ng frozen. So ayun, depende na lang sa inyo kung anong diskarte niyo diyan, kung sa iba naman pag gagamitan yung manok niyo. Pero pag sa fried chicken talaga, huwag niyo talagang ilagay sa freezer ang manok. So ice lang talaga, yellow lang talaga mga kabisnes. So yun po ang natin tips ko sa inyo kung paano natin ini-stack yung ating manok. So yun mga kabisnes, bali hindi ko na lang siya
hindi ko siya muna dinamihan ng ano, yellow. Hindi ko muna siya nilubog sa yellow kasi hindi natin alam, hindi ko kasi pa alam kung mauubos yung ating manok kasi mayroon kasi mga bumibili sa bahay. Dito sa amin may mga bumibili ng dressed chicken. Kaya ayun, hindi ko muna siya nilagyan ng maraming ayos kasi sayang lang yung ayos natin pag nauubos yung manok kasi kunti lang naman ang ano, ang ating tira kahapon, mga ano lang yung piraso, mga 6 na piraso lang yan ang ating manok na tira kahapon. So yan, hindi ko, pagka mauubos yun namaya, maraming bumibili. Minsan kasi makaubos ako ng mga ayan, mga 6-5 piraso sa isang araw dito sa bahay. Kaya hindi ko na lang muna siya ano, nilagyan ng maraming ayos. So bali, mayan akong gabi maglagay ng ano, mayang gabi na ako maglagay ng ano, maraming ayos dyan para hindi siya masisira. Pero sa ngayon, hindi muna kasi baka masayang lang rin ang ating yelo pag na ubos yan, pag maraming bumibili. So yan mga kabisnes, ganyan lang ang ano, atin pag stock ng ating manok. Ganyan lang ang diskarte para hindi, para maganda, para ano, sa ating fried chicken, para maganda rin ang ano, ating texture sa ating manok at saka juicy yung ilalim at saka walang dugo na mga namumuo sa ating fried chicken. So yan po ang ano natin mga kabisnes, ang ating technique, ating diskarte dyan para walang dugo ang ating pritong manok. So yan po mga kabisnes. So thank you for watching and God bless sa ating lahat. Sana ay magtagumpay tayo sa ating maliit na negosyo at sabay-sabay tayong mag-success mga kabisnes. So follow lang sa ating mga video sa ating YouTube channel saka sa ating Facebook, follow lang para marami pa tayong makakuhang idea at marami pa akong ma-share na idea sa ating pagluluto ng fried chicken. So yung mga business, thank you for watching, bye bye.